Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan ganap na nga po na isang bagyo ang LPA na atin pong pinapantayan na nandito po sa loob ng ating area of responsibility at tinawag na po ito sa local name na Bagyong Esther. Pero wala po itong direktang dulot na anumang sama ng panahon sa alinmang bahagi ng ating bansa at wala rin pong nakataas na anumang wind signal o kaya po ay gale warning signals sa kahit na alinmang bahagi ng ating bansa dahil malayo po ito at halos nasa far line na po at posibleng anytime ay makakalabas na po sa ating area of responsibility. Si Bagyong Songda naman po ay malayong malayo na po dito sa atin pero patuloy po nilang hinahatak at pinapalakas ang habagat na siya pa rin pong patuloy na nagdadala ng mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, particular na po dyan sa may Southern Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. Posible pong hanggang sa August 4 ay iiral ang habagat dito po sa ating bansa at unti-unti na po muli itong lalayo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot nga po ng habagat, ay asahan pa rin po natin ang mga isolated rains sa may Palawan, Bicol Region, ilang bahagi po ng Kabisayaan at pagsapit na po ng dakong tanghali, ay posibleng ulanin na rin ang ilang bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Central Luzon, ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao at sa dakong hapon, mas maraming lugar muli ang makakaranas po ng mga pag-uulan. Kaiba yung pag-ingat lamang po at kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po natin ang magdala ng payong, panangga po natin sa init ng araw at protection na rin po sa biglaang buhos ng ulan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Tagapamuli si James na nagsasabing, sa kahit na nang pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!